ang gusto natin ay mag-collect ng mga halaman na talagang gustong-gusto nating alagaan. At ngayon na nagkaroon tayo ng opportunity to buy this at a very good price. Welcome po sa isa na namang napakagandang araw. Nung nakaraang video, pinakita ko sa inyo kung ano mangyayari kapag umorder tayo ng halaman sa Shopee. At maganda naman yung kinalabasan, maayos yung halaman na nakuha natin. Pero ano mangyayari kapag naman bumili tayo sa Facebook Marketplace? Facebook Marketplace, isa yan sa mga binibilang ko ng halaman kapag meron akong specific na hinahanap na halaman o variety. So minsan kapag nagmamadali tayo, dun ako bumibili. Sabi ko dahil birthday ko tomorrow, meron talaga akong hinahunting na halaman. At sabi ko, bibiling ko siya ngayon as a reward to myself for this year. Kaya ayun, order ako sa kanya at sabi ko, baka meron ka pang ibang halaman. Total, magpapaship naman tayo para hindi masayang yung shipping. For today's vlog, papakita ko sa inyo ano yung mga halaman na nabili natin, ano yung price, at bakit ito yung mga napili kong halaman. Baka po kasi magkaroon din kayo ng ideas para sa garden nyo. Shoutout nga pala sa seller natin na kahit mabilisan lang yung transaction, napaka smooth, tapos wala tayong naging delay, at maganda po yung pricing na binigay niya sa atin, as you will see later. So hi po sa inyo, Miss Leia, salamat po for arranging these plans for me. Kung gusto nyo pong bumili din sa kanya, lalo na after nyo makita itong mga halaman na to, please check out her page. Ilalagay ko na lang po yung link dito sa description. It's my first time to buy, so i-share ko sa inyo ano yung quality ng mga halaman na nakuha natin sa kanya, at syempre kung ano po yung presyo. Ito po yung mga halaman na nabili natin sa kanya. I-explain ko sa inyo kung bakit po sila yung mga napili nating halaman. Medyo may kalakihan din po yung mga halaman na binili natin. Kapag po mga gantong malalaking plants, hindi na ako masyadong umu-order sa malayo. Kaya fini-filter ko na kapag bumibili ako ng halaman sa marketplace, doon na lang din sa medyo malapit. Dahil dito ako sa may Bulacan, so Bulacan area na lang din yung ano, yung pinili ko. Okay, sinubuksan ko na. Ayan. Okay. So ito po yung unang halaman na binili natin. Okay, ito po ay si Alocasia na Dragon Scale. Ito po si Alocasia Dragon Scale. Lalagay ko na lang po yung price dito kung sakali nagkakamali ako. Bakit si Alocasia Dragon Scale? Meron tayong pink dragon, meron tayong silver dragon. Pero itong si Dragon Scale, ang napakaganda nung ano, nung shape at kulay ng dahon niya. So first time ko magkaroon nito, kaya gusto ko kasing buuin yung aking Alocasia collection. Kaya ito po yung unang halaman na pinili ko sa kanya. So this is the first plant, Alocasia Dragon Scale. Ito naman ay isang philodendron, at matagal ko nang gustong magkaroon itong halaman na to, pero medyo may kamahalan kasi siya dati. Siguro mabibili mo siya ng mga nasa no less than 6,000 to 8,000. Meron pa nga lagpas 10,000 pesos for a few leaves lang. Pero finally, bumaba na yung presyo niya. Kaya kung naghahanap kayo nito noon, ito na po yung perfect opportunity na bumili kayo. So ito po, say hello kay Philodendron Strawberry Shake. Ayan, kung mahilig po kayo sa mga philodendron at variegated plants, this one is a must. So, I suggest po na explore nyo rin kasi medyo nagmura na talaga siya. Believe it or not, nakuha ko po ito for only 3,000 pesos. Mura na po yun, yes, kasi dati nga nalala ko may nag-offer pa sa akin for 8,000 na gantong size lang. Pero ngayon bumaba na siya, I took the opportunity. Ngayon po, ang nakuha ko ay may tatlong dahon, tapos meron na siyang pausbong din na isa. So this is really a good deal, at first time ko po magkaroon ng philodendron strawberry shake. So ayan, take off ko na sa listahan ko to. Nagkalayo ko siya sa araw. Third plant naman, third plant. Etong isang halaman na to, meron ako nito dati. Tapos sobrang mahal nung nabili ko. Parang binili ko siya for 2,000 pesos. Higit na mas maliit kesa dito. Pero nakita ko ngayon na available siya for less than half ng price. Sobrang ano pa niya, laki. Sinira ko na lang yung balot niya. Okay, so kung mahilig po kayo sa Alocasia, I'm sure kilala nyo to. Ito po si Alocasia Cuprea. Ayan, ito po si Cuprea, nabili ko yung aking halaman. Siguro mas maliit siya dito. Nasa ano siya, nasa 2,000 pesos ko nabili or 1,800. Pero ito po, nabili ko for only 550 pesos. Considering na isa sa mga highly collectible at napakagandang Alocasia, this is a must for every houseplant collector, at lalo na kung ikaw ay Alocasia lover. So ito po si Cuprea, I got this for 550 pesos. So ayan, so far tatlong halaman na po yung naipakita ko sa inyo. Okay, tapos meron din pala siyang binigay sa atin na freebie.
Ayan, napakaganda lang dahil wala pa po ako nito. Ayan, Alocasia Bambino. So ayan, nadagdagan na lalo yung Alocasia collection natin. So thank you po for giving me this one. Meron pa po ako tatlong halaman na papakita sa inyo dito. Ayan, so ito nga pala ay Alocasia ulit. First time ko lang din po magkaroon nito. At ito ay si Alocasia Melo. Very distinct, napakaganda. Sana makita niyo siya in person. Sobrang ganda ng pattern ng ano niya, ng dahon niya. Kasing ganda rin niya itong mga dragon scale. First time ko lang po magkaroon nito. Binigay lang niya sa akin to for 280 to 300 pesos. So napaka-good deal na po nito kasi it's twice the price kung bibili niyo po to nung mga nakaraan, lalo na nung mahal pa yung presyo ng mga halaman. So ito po si Alocasia Melo. Pero pa palang isang freebie na binigay sa atin si ma'am. So napaka-generous naman. Siguro kasi nasabi ko na birthday ko. Kaya thank you ma'am. At sa totoo lang, napaka-smooth po niyang katransact. Daling kausap din. At very responsive. Ayan, it's a monstera si Adansoni Ai. So very familiar naman po siguro tayo dito. At sa totoo lang, kailangan na kailangan ko to kasi meron akong dinidesign na living wall o vertical garden. At ito yung gusto kong ilagay doon. So perfect to, may kalalagyan na to agad. So okay, I hope you are ready para po pakita ko yung final plant na reason why we are doing this unboxing in the first place. At ito po talaga yung sinabi ko na reward ko sa sarili ko kasi may kamahalan po siya talaga noon at hinintay ko na bumaba yung presyo. Binili ko siya kasi talagang gustong gusto ko siya at sana maparami ko po siya. So ito po yung it's a monstera. It's a variegated monstera. Ito po ay si variegated monstera Peru. Ayan, nakuha ko po siya for only 1,200 pesos. Mura ba yon o mahal? Kung maaalala nyo, nasa ano to eh. Sobrang mahal. Dati nga may nagtanong ako, inaalok sa akin to na nasa 8,000 to 6,000, minsan may 12,000 pa. Nung, lalo na nung super sikat niya ha. Pero 1,200, you know, it's still a significant amount of money. Pero sa totoo lang, sobrang mura na nito. At sana po maalagaan ko siyang mabuti, sana maparami ko siya. So ito po, variegated monstera Peru. First time ko lang magkaroon nito. So far, ang mga nakuha po natin ay isang monstera Peru, isang philodendron strawberry shake, tapos isang Adansoni ay na monstera, tapos meron po tayong nakuha na apat na Alocasia at isa po doon ay yung freebie. Kung mapapansin nyo itong mga nakaraang linggo, kolekta tayo ng kolekta ng halaman kasi bumaba nga yung presyo niya. Ang gusto natin ay mag-collect ng mga halaman na talagang gustong-gusto nating alagaan at ngayon na nagkaroon tayo ng opportunity to buy this at a very good price, I suggest po, pwede na kayo mag-check ng mga price at sana po ituloy-tuloy nyo lang din yung pag-aalaga ng mga halaman. Huwag po kayo ma-dishearten kung namatayan kayo ng halaman or feeling nyo marami kayong mga friends na nag-quit na ng pag-ahalaman because they went back to day to their other stuff. Alam nyo, you can never go wrong with plants. So I suggest you start exploring. Kung ayaw nyo bumili ng mga halaman, okay lang din yan. Just go out in your garden, explore, appreciate nyo lang yung beauty ng mga halaman na meron kayo and automatically mababawasan na po yung stress nyo. So sana po na-enjoy nyo yung ating unboxing video for today at sobrang excited na akong i-repot yung iba dito at ayusin siya dito sa garden natin. At huwag kayong mag-alala, soon i-update ko po kayo kung ano na po yung naging progress nila. Hopefully po maging healthy at mag-thrive sila dito sa garden. So it's me again, Andrew Bisuela. Itatapusin na po natin tong vlog na to because maghahalaman pa po ako and I hope to see you next time. Please don't forget to subscribe and peace out. Goodbye.